Hello po. Tonight po ay gagawa tayo ng grilled octopus. So ito po ang mga Ricardo. Gamit tayo ng baby octopus. Gamit tayo ng parsley, fresh parsley. Yung dried na parsley. Gamit tayo ng lemon, salt, ground black pepper, at olive oil. So simulan po na natin. So papakita ko sa inyo paano maglinis ng octopus. So ito po yung baby octopus. Make sure po na matanggal yung ulo niya. Yung utak. Yung ulo po hindi natin gagamitin to dahil ano pag binoy lang natin kailangan natin kasi kasama siya for now. But hindi natin gagamitin ito sa grill. Bali yung ano lang gagamitin natin. Yung tentacles niya lang. So ito po. Hahatakin ko po itong part na to. Yung bali brain niya. Hindi ko pa sasama yan. Sa kanyang ulo hindi naman talaga kasama. So yan po. Then tatanggalin ko po siya. Lahat ng laman nun. Then, kakatin ko siya. Then, yung loob po nito, may ano pa, meron pa doon parang white. So, tatanggalin ko rin po yun. So, nagpapakulo po ako ng tubig ngayon. Then, gagawin ko sa lahat to na baby octopus natin. Then, isi-show ko sa inyo paano mag-boil. Balikan ko po kayo. So, pag mainit na po yung ating water na kumukulo na ganyan, ibababad natin yung ating octopus. So, lalagay ko na po yung octopus natin. Hawakan natin sa ulo. Then, ididip natin siya. Ng tatlong beses siguro. Makita nyo yan, nagka-curl mo siya. Makita nyo po yan, nagka-curl. Mali yung pagka-dip ko, gawa ko uli. But, yeah. Hintay natin siya mag-red. Then, iaangat ko siya. Nasa na ba yung ano natin? Medyo mainit na eh. Hintay ko lang mag-red po yan. Then, mag-try tayo ng isa pa. So, hold natin siya sa ulo. Nang ganito. Mga 5 seconds, angat natin. Isang beses pa uli. Then, isa pang beses. Then, kung makapapansin nyo, nag-curl siya, di ba? So, ngayon, i-ano ko lang po ito, papakuluan siya ng mga 30 to 40 minutes. Then, i-grill natin siya. Balikan ko po kayo. A few moments later. So, next po natin gagawin is, kuha tayo ng isa. Na squid, I mean, octopus. Kakat natin po yung head niya. Hindi po siya kasama. Then, sa middle po nito, merong parang puti na ganito. Tatanggalin po natin yan. Dahil hindi kasama yan. Ito po siya. Para mata rin. But, next po natin gagawin is, papakuluan natin siya uli ng mga 30 to 40 minutes para lumambot. Then, i-grill na natin siya. Balikan ko po kayo. So, pag mainit na po yung ating tubig, malagay po natin yung octopus natin. Ipapakuluan natin to ng mga... Tinanggal ko na yung ulo niyan. So, papakuluan natin to ng mga 30 to 45 minutes. Then, lalagay ko siya medium high na lang. Nilagay ko siya ng high dahil para mabilis umilit yung tubig. But ngayon, naka medium high na lang siya. Balikan ko po kayo.
So after po ng mga 30 minutes, na palambot na siya. Then i-grill na po natin siya. Balikan ko po kayo. So ito na po siya after natin na tawag dito. Binoil natin siya ng mga 30 to 45 minutes. Kakat natin po siya ng sa gitna. Maliliit lang po siya, so gigrill ko lang ito saglit lang. Pasensya na, marami na akong bisita, so maingay. Oh, say what's up! Pwede! Shishina! Ay, dito ko. Shishina! Oh, ikaw na next! Ano to? Oh, ayaw, nahihira yung isa. Oh, sige, tuloy na po natin yung pagkaano natin. So, kakat ko siya sa middle lang dahil maliliit lang siya. Then, i-grill ko na po ito ng mga siguro 3 minutes lang. Hindi naman siya, luto na kasi siya eh. So, balikan ko po kayo. So, next po natin gagawin is i-grill natin siya. Siguro mga saglit lang po ito dahil na-steam na siya. So, i-grill ko lang po siya. Then, babalikan ko po kayo pag nag-grill na. Then, mix natin yung iba natin na ingredients. So pag luto na po siya, ibabalik ka rin po natin siya. Anong dala mo? Problema dala mo. Ano yan? Juice. Anong gagawin natin sa juice? Hindi, yeah, dyan sa paper. Marami akong juice eh. So, dito ah. Anong gagawin natin dyan? Sa yun ah. Hindi naman ako nagbe-bape eh. Ay, hindi ka nagbe-bape. O sige, babalik ka rin po natin siya. Dapat hindi ganito labas nito eh. Naging ano siya na parang naging positive. But sige, ito na po nangyari eh. So, baliktarin natin siya. Ayan. Naging dry, buisit. Also, ayan ang nangyari. So, balikan ko po kayo pag nanuto na lahat. So, ito na po yung cook natin na bago. Pumalpak po siya. Ayaw ko dahil malik yung ano. Naging pusit po yung aming niluto. So, naging no, maliliit kasi yung ano, squid. So, naging pusit. Pusit squid. Ay, pusit octopus. Ano magagawa namin? Ganito. Ito po ang kinalabasan. Para naging dry. Naging octopusit. Ayan, naging dry siya. Oh. Kailangan mas malaki octopus gagamit namin. But, haluan pa rin po natin siya ng na kung ano-ano na kanina. Balikan ko po kayo. So next po natin gagawin is chop natin to na maliliit na pieces. Then lalagyan natin siya sa isang bowl. Then, nalagyan natin siya ng lemon. Then, nalagyan natin siya ng olive oil. Paano buksan? Ayan. Okay. Olive oil. Then lalagyan siya ng ground black pepper. Lagyan natin ng salt. Lagyan natin siya ng parsley flakes na dry. Then lalagyan natin ng fresh na parsley. Then, mix lang natin siya. Ito na po yung ating grilled octopus. Thanks for watching, guys.